Ayun na, hello po mga ka-DIY. Welcome po sa aking munting YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang po sa aking munting channel, ka-subscribe naman po. At i-click na rin po yung bell button para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Flex ko lang po itong pangalawang paggawa sa akin ni Sir Resty Hernandez. Bali, nabitin po siya sa una niyang pinagawa na 54-seater, 54-hatcher. Kaya nagpagawa siya ng panibago, ito po ay 324-seater, 200-hatcher. So ito yung incubator natin mga ka-DIY, ay napakadali lang po i-operate. Bali, plug na lang po natin ito sa 220 volts, yan. Yan. Sumindi po yung ating heater mga ka-DIY. Sumindi po yung ating heater indicator. Yan. Tapos yung ating power indicator mga ka-DIY, sisindi lang po yan pag namatay si heat indicator. Sinadya ko pong ganun yung ating power indicator para po nakakapagpahinga yung ating power indicator. Kasi pag 24 hours, 24/7 siya naka-on, ay hindi tatagal yung buhay niyan. Kaya ginawa ko po sa ating power indicator, patay sindi rin po siya. Pag namatay yung ating heater, sisindi yung ating power indicator. Tapos ito po yung loob ng aking egg incubator mga ka-DIY. Yan. Bali, may 6 na tray po yan na 54 eager. Tapos yan yung ating hatcher. Kung paano ko po ginawa yan mga ka-DIY, click nyo lang po yung profile ng aking YouTube at andun po yung video tutorial kung paano ko po ginawa yan. Yan po ay chicken wire plastic coated na chicken wire. Nasa 1 cm yung mata. Ayan. Isang hatcher cage po natin, isang ganito, 100 capacity po, sobra pa. Tapos yung ating tubig mga ka DIY ay nasa ilalim. Yan. Automatic water refill system po yung ating water pan. Yan. Tapos sa ating egg turning mechanism mga ka DIY ay meron tayong automatic at manual. Yan. Mamimili tayo kung saan natin padadaanin yung kuryente. Kung sa automatic or sa manual. Tapos pag nagmamanual tayo, pwede tayong mamili kung right or left turn. Yan. Tapos ito, light switch. Yan. Tapos yung ating heater mga ka-DIY ay coil heater po. Open coil heater. Kaya tayo po ay may heat indicator. Tapos nilagyan din po natin ng power indicator para makita natin na talagang gumagana yung ating incubator. Kasi tayo po ay gumamit ng coil heater. Kasi kung ilaw lang yung atong heater, pwede na kahit walang indicator. So ito mga ka-DIY, power indicator natin, sisindi lang to pag namatay si heater natin. Ganun po yung sistema na ginawa ko para nakakapagpahinga naman po yung ating power indicator. Yan. Tapos meron din po tayong thermometer sa harap mga ka-DIY para malaman natin kung talagang umaakyat yung init at kung talagang nagme-maintain yung init sa loob ng ating egg incubator. Kaya may gauge po tayo para sa init. At kung tataas naman ng 40 yan, ay malamang may sira yung ating thermostat or nag-overheat yung ating blower. Itong aking unit mga ka-DIY ay nagme-maintain lang po yan sa up to 100 Fahrenheit lang po. Yan, up to 100. Yan. Ito po yung ating stakan ng tubig mga ka-DIY. Dito lang po tayo magre-refill. Yan. So ayun mga ka-DIY, at sumindi na po yung ating power indicator kasi
nag-off na po yung ating heat indicator. So, di ba po, maganda po yung ating sistema. Kasi nakakapagpahinga yung ating mga pilot light. Patay sindi lang din po siya. Yan. Sa ating switches, tatlo lang po yan. Automatic, manual, left or right turn, tapos light switch. Yan. Tapos yung aking light switch mga kadeway ay pang altar lang po yan na ilaw. Sumindi naman po yung ating heater at namatay naman po si power indicator.